So pagpasensya nyo na guys yung boses ko, no, kasi ang dami naming customer ngayon, no, kaya ang dami kong kinausap na tao. So gagawa lang kasi tayo guys ng isang eksperimento. Titingnan natin guys kung ano ba yung magiging output kapag gumamit tayo ng iba't ibang application. Tapos guys, magpiprint tayo ng iba't ibang settings. So tatlong application guys ang gagamitin natin dito. Unang-una yung Silhouette Studio. Pangalawa guys yung Adobe Photoshop. At syempre guys, pangatlo yung Microsoft Word. So guys, unahin ko na yung Silhouette Studio, no? So ngayon magpiprint tayo. So ikiklik ko lang itong print, tapos print ulit. Pero bago tayo guys magprint, ikiklik ko muna yung preferences, maintenance, at syempre mag-head clean muna ako. So kapag guys nakapag-head clean ako, ino-nozzle check ko muna siya para sure natin guys na maganda yung nozzle ng ating printer, no? So piprint ko lang siya. So ito guys yung nozzle check natin, makikita nyo naman na kumpleto yung ating black, yung yellow, yung magenta, at syempre yung cyan. So gagawin natin ngayon guys, no, magpiprint tayo. So gagamit ako guys ng L110 na printer. Tapos preferences. So ang testing natin dito guys ay magpiprint tayo sa Epson matte, tapos standard and then high. Magpiprint rin tayo guys sa may Epson premium glossy, then standard, high, saka quality settings. So gagawin natin yan guys lahat sa may tatlong application. So may piprint natin siguro mga 15 na papel. So simulan na natin guys. So syempre unahin ko na itong Cameo glossy paper, tapos standard. So ipiprint ko lang siya guys, then print, preferences, glossy, tapos standard. Tapos okay ko lang siya guys, then ipiprint ko lang siya. So habang piniprint ko siya guys, no, so gagawa rin ako dito, syempre lalagyan natin dito ng high. So para makita natin guys, no, kung ano ba yung mga pinprint natin. So sunod ko guys, ipiprint ko rin siya. So print, tapos print ulit, preferences, Epson premium glossy, tapos i-high ko lang siya. Tapos okay lang ulit, then print ulit. So ganyan lang guys yung gagawin ko, no, hanggang makaabot tayo dito sa may Photoshop at syempre dito sa may MS Word. Mas mamaya-maya guys, no, i-compare natin sila kung ano ba yung pinakamagandang settings na makukuha natin. So ngayon guys, no, nandito na tayo sa may last print natin. So ang ilalagay ko dito is MS Word glossy, tapos quality. Yan. So sa mga hindi pa nakakalam guys, no, meron pang mas mataas na quality dun sa may high. Kasi guys, di ba kapag nagpiprint tayo, so file, then print, tapos printer properties, tapos di ba Epson premium glossy, tapos pinipili natin yung high. So guys, meron pa mas maganda ng klase ng print dito, no? So yun yung tinatawag na quality settings. I-click mo lang to, then more settings, tapos dito guys, isasagad mo dito yung slider to quality. Tapos okay mo lang, then okay mo lang, tapos i-print mo lang. Kapag yan guys yung ginamit mo na option, masyadong matagal mag-print, kaya hindi rin siya recommended. Kasi guys, talo ka sa oras kapag yun yung ginamit mo na setting. Kaya guys, ang ginagawa ko, no, glossy, tapos hanggang high lang ako. So tapusin lang natin lahat guys ng print, tapos i-compare na natin siya kung ano yung magiging itsura ng kanilang mga output. So guys, again, no, pasensya na sa boses ko kasi ang dami ko talagang kinausap kanina at itong mga nakaraang araw, no, kasi nung nagsara kami after ng Holy Week, grabe, sunod-sunod yung kausap ko. Yung lalamunan ko, paus na paus na talaga ako. Pero syempre kailangan kong harapin yung mga pupunta ng shop kasi nga naman yung iba galing pa talaga sa malayo. So yun, konting sacrifice lang para lahat masaya. So ito guys, papakita ko lang sa inyo yung mga nagawa natin. So ito guys yung na-print natin, no, kaya nilagyan ko dito ng CMYK, no, para makita natin guys kung okay ba guys yung print ng mga ink niya, no. Kasi guys, ang 4 colors na printer, no, ang nilalagay na ink dyan is CMYK talaga. O cyan, magenta, yellow, at saka yung key color. Yung key color guys, usually yan kulay black yan. So gumawa ko dito guys ng portrait ng totoong tao ako, no, para makita natin guys, no, kung okay ba yung quality niya kapag ka sa may photo printing. Tapos syempre guys, gumawa ko ng cartoons. Kasi guys, itong mga cartoons na to, ito yung ginagawa nating sticker. So ang mga 4 colors talaga guys, no, hindi yan naka-design para mag-print ng mga ganitong portrait. So kung photographer ka guys, ano kaya magtatayo ka ng photo booth, no, wag ka guys bibili ng 4 colors lang na printer. Ang bilin mo guys is at least 6 colors na printer. So punta na tayo dito guys sa ating comparison. So ito guys yung mga pinrint natin sa may Cameo. So simulan muna natin guys, no, dun sa may Cameo na glossy photo paper, tapos standard print siya. So ito guys yung naging printout niya. So mapapansin nyo yung cartoons version ko kapag gumawa kayo ng sticker na to is medyo maputla talaga siya, no, kasi nga standard pero mabilis na printing yan guys. Tapos dito naman guys, no, medyo maputla rin to itong si MYK natin. Lalo naman dito guys sa may portrait printing natin, no. Papansin nyo na medyo blurred ako. Ang standard printing kasi nagagamit rin naman yan. So kapag kaganito guys yung itsura ng mga layout nyo o nagpapaprint sa inyo, yung sobrang simple lang, halimbawa may letters lang siya, tapos may maliit na logo lang, no, so pwede na dyan guys yung
standard printing. Lalong-lalo na guys, no, kapag sobrang dami nilang pinapaprint, kasi aabutin kayo ng siyam-siyam talaga guys, no, kapag ginamit nyo is yung high printing, tapos ang ipapaprint sa inyo is 1,000 pieces. So kapag ganito guys, nakita nyo yung itsura, no, pwede na dyan yung glossy, tapos standard printing. Tapos isulod naman natin to guys, itong cameo, tas glossy photo paper, tapos high. So ito yung itsura niya, tapos ito yung standard printing. Sana nakikita nyo talaga sa camera, no, pero ako, ang nakikita ko talaga dito, itong damit ng cartoons na to, is mas maitim siya dito. Tapos itong red na to, mas red siya dito. No, ito kasi medyo light red na siya eh. Tapos yung mukha ko dito guys, no, mas dark siya ng konti dito sa may standard printing. So yung iba nakakaranas, no, halimbawa, nagpiprint kayo ng ID, tapos ang lumalabas dun sa may printout nyo is madilim kamukha nito. So pwede kayo guys gumamit ng standard na printing sa mga ID. Kasi guys, usually ang ID hindi naman talaga kailangan na sobrang ganda, no? Kasi dinidikit lang naman talaga nila yung sa may pinaka-ID nila, tapos nila laminate lang yan. So dito naman tayo guys sa may CMYK niya, no? Kapag standard printing guys, no, meron siyang guhit-guhit yan. Kasi nga, nagmamadaling printing yan, no? Hindi kamukha dito guys sa may Cyan na to, na talagang halos hindi na visible yung mga guhit-guhit niya. Saka mas dark talaga to. Itong glossy paper, tapos high yung settings natin. So next naman tayo guys, ito yung tinatawag ko na glossy paper, tapos quality print. So maraming din nakakaalam nito, eh, no? Akala kasi nila ang settings lang talaga is standard saka high. Meron pa guys na tinatawag na quality print. So ang quality print guys, ginagamit to, halimbawa yung isang kulay ay hindi mo siya makuha. So parang ibang iba yung itsura niya guys, no, sa sinen niya na layout. Tapos pag pinrint mo siya guys, no, hindi mo talaga makuha yung kulay. So yun ginagamitan guys ng quality print. Take note na kapag gumamit ka ng quality print, lugi ka guys sa oras. Kasi kapag ka nagprint ka ng isang whole sheet ng A4, halimbawa ganito kahaba, yan whole sheet na ganyan, inaabot yan guys ng 15 to 20 minutes. So sa isang oras guys, makakaprint ka lang guys ng mga apat na papel lang. So talo ka talaga guys sa oras kapag ka gumamit ka ng quality print. Pero ang kinagandahan kasi guys ng quality print, kung ididikit natin siya guys dito sa may height, tas yung quality, kitang kita ko dito guys na itong quality print, itong black na damit ko, so talagang pure black na talaga siya, no? Halos wala na siyang bahid ng pagka-gray. So yun guys, ang kinagandahan kapag gumamit ka ng quality print, yung black talaga guys is magiging black na black talaga siya. Kasi may mga nagtatanong ng gano'n, no? Paano raw ba mag-print ng super black Sir Marlon? So ang dahilan lang, no, kaya ako nakapag-print ng super black kasi guys, gumagamit ako ng quality print. Tapos guys, kapag gumamit ka ng glossy photo paper tapos quality print, no, tapos ang ipiprint mo ay portrait or mukha ng tao, ang nangyari niyan guys is mas madilim pa siya dito sa may high, no, kasi nga mas makikita mo guys yung mga detalye ng mukha. Hindi ka mukha dito guys sa may standard, no, na parang maputla talaga siya. Tapos next naman tayo guys, no, ito kasi hindi ko talaga to usually ginagamit, no, kasi ang usually ginagamit ko talaga is glossy tapos high lang talaga yung ginagamit ko, no. Meron kasi guys iba, gumagamit sila ng matte tapos standard. So ang matte na standard guys, kapag kinumpare mo siya yung oras ng pagpiprint niya sa may glossy na standard, no, mas matagal guys yung printing ng matte na standard. Kahit guys yung matte na high, mas matagal siya i-print dun sa may glossy na high. So kung i-compare natin guys yung glossy paper standard saka guys yung matte na standard, pagdating guys sa portrait, no, medyo iba yung kulay niya. So parang medyo yellowish na siya, no. Hindi ka mukha nito guys na yon, medyo ano pa rin sa kulay ko. Ito guys parang tinamaan ng flash. So ganyan yung itsura niya, yung makikita niyo naman, no. Ito medyo brown ako dito, pero dito maputi ako na parang color yellow. Pero guys, pagdating naman sa mga cartoons, yung black saka yung pula, makikita nyo dito guys na mas dark talaga itong matte na standard kesa dito sa may glossy na standard. So punta naman tayo dito guys sa may matte na high. Kasi ko-compare natin siya guys dito sa may glossy na high. So dito guys, halos pareho rin sila ng comparison ng dalawa kanina, no. Makikita nyo dito guys na yung matte na portrait ay medyo yellowish ako, o parang hindi ako ito. Tapos sa may glossy na photo paper na high naman na portrait ay makikita nyo na ganyan talaga yung kulay ko. Tapos dito mapapansin nyo dito sa may dalawa na to, sa may matte na high, yung magenta niya medyo mas maputla kesa dito sa may glossy na high. Ito hindi ito masyadong maputla eh. Yan. Pero yung yellow naman dito, mas matingkad yung yellow dito sa may matte na high. So pagdating naman dito guys sa may cartoons or gagawa kayo ng sticker, no, sa mata ko guys, wala akong nakikita ng pagkakaiba. Talagang pag pinagbaliktad mo sila, tapos tinanggal ko yung pangalan nito, no, hindi ko makikilala kung sino ba dito yung matte na high at yung glossy na high. So same sila guys, no, kapag gagawa ka ng sticker. Pero sa my portrait guys, malaki yung pagkakaiba nilang dalawa. So sa next app naman tayo na ginamit natin, no. So dito naman tayo guys sa may Photoshop. So ito guys yung glossy na standard. So i-compare natin siya guys dito sa may glossy na high. Makikita natin guys na ganun rin yung comparison niya kamukha sa may cameo. So dito guys, mas maputi ako dito kaysa dito sa may
high. Tapos pagdating naman sa may cartoon, syempre mas maganda yung print ng high kaysa dun sa may standard. Tapos kapag pinagtabi naman natin guys, dun sa may quality at yung high, ang visible na nakikita ko lang dito guys, no, kasi itong high, may makikita ka pa na parang mga guhit dito sa may color blue na jeans na to. Pero pagdating dito sa may quality talaga, wala ka nang makikita na guhit, no. So sobrang pulido talaga guys ng print kapag quality. Yung nga lang, again nga, no, na matagal talaga mag-print ng quality. So pagdating naman guys sa may portrait, no, halos wala naman akong makita na pagkakaiba nilang dalawa nitong quality saka na high na settings. So dito naman tayo guys sa may matte, tapos standard, at syempre doon sa may matte na high. So kung i-compare ko ulit guys yung glossy tapos ng matte na standard, so yung matte na standard guys, no, same result lang rin nung kaninang kinumpare natin, no. So dito para kung iba yung kulay ko dito, hindi natural yung kulay niya. Hindi kamukha guys dito sa may glossy na standard, no, more natural yung kulay ko dito. Tapos kanina guys, 'di ba sabi ko sa inyo na kapag ka-cameo yung ginamit nyo, mas maganda yung print niya sa may matte na standard kapag ka-cartoons o sticker yung gagawin natin, no. Pero dito guys, makikita ko na mas maganda yung Photoshop na glossy na standard yung ginamit natin kaysa dito sa may matte na standard. So i-compare naman natin guys yung Photoshop na glossy at yung Photoshop na matte, tas pareho silang high. So ganun rin guys yung result niya, no, mas natural yung print kapag ka-portrait yung gagawin niyo dito, kapag ginamit niyo is glossy tapos high. Kapag matte naman guys ginamit nyo, tapos ha, yung mukha ko dito is hindi siya natural color. So ang comparison naman guys ng Photoshop na glossy saka sa Photoshop na matte, na pareho silang high sa kapag gagawa ka guys ng ganito, ng sticker. Kasi guys, ang pinagkaiba ng portrait sa may sticker, no, ito nga is mukha ng tao, so medyo mahirap talaga siyang i-print. Hindi ka mukha nito guys, no, mga solid color lang yan. Halimbawa, ito solid na pula, ito solid na itim. So kaya guys, ganyan yung pinring ko, no, para ma-compare nga natin silang dalawa. So kapag kinumpare ko naman guys yung parehong high ng glossy at matte sa anime version ko, no, wala naman akong makikitang pagkakaiba nila, no. So kahit anong settings yung piliin nyo dito, walang problema. So next naman tayo guys, dito naman tayo sa may MS Word, no. So yung glossy na standard, tapos i-compare natin siya sa may glossy na high. So ganun lang rin naman yung result niya, no. So pare-pareho lang naman yan, na syempre mas maganda nga naman yung glossy na high kasi mas matagal dong piniprint kaysa sa may standard. Sa mga nanonood ng vlog ko, no, ang lagi kong settings is glossy tapos high. So i-compare naman natin guys yung high dito sa may quality print, no, makikita natin na mas maganda yung pagkapula niya dito kaysa dito sa may high. Tapos yung pagka-black niya rin guys, no, ito nga katulad niya, no, sinabi ko kapag nahihirapan kayong i-print yung black, so mas maganda guys gumamit kayo ng quality settings kaysa sa may high lang. Pagdating naman guys sa may portrait, no, mas nakikita ko guys yung detalye ng mukha ko dito sa may quality kaysa dito sa may high. So next natin guys, no, i-compare naman natin yung matte na standard at syempre yung glossy na standard. Same result lang rin, no, na dito more natural color talaga guys kapag glossy yung ginamit ko kapag ka sa portrait. Tapos ito naman guys, no, ganoon rin siya. So medyo maputla rin ako dito, hindi siya natural color. Pero pagdating naman guys sa matte na standard at glossy na standard na gagawa ka ng cartoons o ng sticker, no, so wala naman siyang pinagkaiba, no. So any of the two pwede mo siyang piliin rin. So i-compare naman natin guys, no, yung dalawa, itong matte na high saka yung glossy na high. So nakikita ko dito guys, no, na ganoon ulit guys, no, more natural guys ang color ko dito sa may glossy na high kesa dito sa may matte na high. Kasi ito parang maputi talaga ako dito na hindi kumukha, eh, no, halos hindi ko talaga siya kulay. Pero pagdating naman ulit guys dito sa may cartoons o sa may sticker na gagawa, no, wala rin silang pinagkaiba. Matte or glossy, basta gagawa ka ng sticker, walang problema kahit ano piliin mo dyan. Pero kapag portrait guys, no, mas maganda guys piliin mo yung glossy. So guys, ang susunod natin na comparison, no, yung tatlong app na ginamit natin, syempre Silhouette Cameo, MS Word saka Photoshop, no, pagko-compare natin yun guys, kung meron ba talaga silang pinagkaiba ng print, kahit na guys na isang printer lang naman ang ginamit natin tapos isang settings lang naman yung ginamit natin, no. So nakaka-apekto ba guys yung app na gagamitin natin, no, sa pag-print, no. So ngayon makikita natin guys yung comparison nilang tatlo. Gawin natin guys, no, i-compare natin silang tatlo kung meron ba silang pagkakaiba pagdating sa may standard printing. So ito guys yung MS Word. Yan, tapos ito naman guys yung Cameo. Tapos ito naman guys yung Photoshop.
So sa may tatlong to, ang nakikita ko na pinakamagandang print ay yung sa may MS Word, no, kasi mas buhay yung sombrero ko dito saka yung kulay ng mukha ko. Ito naman guys sa may Cameo, para siyang draft printing, no, so hindi ba ganda guys yung print ng Cameo pagdating sa may glossy paper tapos standard. Sa may Photoshop naman, mas detalyado guys yung mukha ko dito sa may MS Word kaysa sa may Photoshop. Tapos pagdating naman guys sa cartoons na version ko, mas angat pa rin guys yung print quality nitong MS Word kaysa dito sa may dalawang to. Tapos kapag yung Cameo naman at saka yung Photoshop, mas maganda guys yung printout ng Photoshop. So sa may standard printing natin ng glossy, no, so ang top 1 natin guys ay itong MS Word sa ganda ng quality ng print. Pangalawa guys ay itong Photoshop. Pangatlo guys ay itong Cameo. 1 point para sa MS Word. So next sa comparison naman tayo guys, no, dito naman tayo guys sa may glossy tapos high. So ito guys yung itsura ng MS Word na glossy tapos high. Then ito naman guys yung Photoshop na glossy tapos high. Then ito naman guys yung Cameo na glossy tapos high. So pagdating guys sa may portrait printing, no, itong napapansin ko dito sa may MS Word na glossy tapos high, mas detalyado guys yung itsura dito. May mga pores siyang nakikita. Pero pagdating naman dito guys sa Cameo, yung itsura ko dito guys is para akong naka-filter. Yan, wala yung mga pores ko. Tapos ito naman guys yung Photoshop, para siyang gitna nung dalawa, na meron siyang konting pores at syempre parang naka-filter rin siya. Tapos pagdating naman guys sa mga cartoons version ko, wala naman siyang pinagkaiba itong tatlo na to. So kahit anong piliin natin dito, pare-pareho lang sila ng output pagdating dito guys sa mga cartoons version. So ang points dito guys, no, ibibigay ko siya kay Photoshop kasi nasa gitna siya, no, naka-filter siyang konti at the same time meron siyang detalye. So sumunod guys, no, dito naman tayo sa may quality printing ng glossy paper. So halos same lang rin naman yung comparison niya doon sa may high quality printing, no. So ito rin yung MS Word, detalyado rin yung itsura ko dito. Tapos itong glossy na photo paper na quality ng Cameo, yon, medyo smooth yung mukha ko dito, no, para ako naka-filter. Ito guys sa may Photoshop, hindi ko masyadong type yung print niya, no. So may pagka-blurred siya. Tapos guys yung tatlong anime niya na makikita natin dito. So wala rin sila guys pinagkaiba itong tatlong cartoons version ko. So kasi mas madali talagang i-print to kaysa nga dito sa mga portrait. So pagdating naman dito guys, no, ibibigay ko yung points ulit kay Microsoft Word kasi sa details niya. So dito naman guys sa may matte printing, no, nag-decide ako na hindi ko na siya i-compare. Kasi guys nakita naman natin kanina, no, kapag kinompare siya sa may gloss na sobrang layo ng pagitan nila ng print quality guys kapag ginamit mo yung glossy na settings na standard or high kaysa dito sa may matte na standard or high, no. Kasi yung portrait printing dito, medyo wash out yung kanyang mukha. Kahit guys naka high settings sa siya nun, parang wash out pa rin yung mukha ko dito. Pagdating naman dito guys sa may cartoons version, no, so same quality lang rin naman siya nung glossy na high o standard. Tapos ang pangit pa guys sa may matte na printing, no, wala siyang quality printing. Ang choices yun lang talaga dun guys is standard or high settings lang. So guys, yan yung mga testing natin, no, ng iba't ibang klase ng printing para makita nyo guys, no, kung may kinalaman ba yung app na ginagamit natin sa may quality ng printing. So ngayon ko lang din guys na-discover, no, kasi ngayon ko lang rin naman siya pinagtabi-tabi talaga. Na ang pinakamaganda talaga na gamitin dito sa tatlo kapag magpiprint kayo is MS Word. Kasi guys, maganda ang quality niya pagdating sa may portrait at syempre pagdating dito. Kaso guys, no, ang problema naman sa may Microsoft Word ay hindi naman tayo doon pwede mag-cut ng Cameo machine, no. So kapag sticker pa rin guys ang ipiprint natin, so syempre gagamit pa rin tayo ng Silhouette Studio. Matagal na pala akong tama sa ginagawa ko na ang pinaka the best pa rin talaga guys na print settings ay glossy na paper tapos high settings ang gagamitin natin. So wag tayo guys gagamit ng matte kasi guys yung matte pagdating sa may portrait lang naman na mas natural yung kulay ko dito kaysa dito sa may matte. Pero guys pagdating sa may sticker naman na mga solid color lang naman, no, walang pinagkaiba guys yung matte at yung glossy na printing at kahit anong app pa guys yung gamitin nyo, wala silang pinagkaiba. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Siyempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button.
yon. At kapag kinlik mo yan guys, so magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang suporta nyo na rin dito sa my channel ko. At nga pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So kung may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shock, ayos na sulit pa.